Hey guys, for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-unregister ng GCash account kung sakaling sira na po yung phone nyo. Ito yung madalas na problema natin ngayon, lalo na kapag accidentally nasisira yung phone natin, tapos hindi natin siya na-open kaya hindi na tayo makakapag-access sa GCash natin. So ang gagawin natin is open lang natin yung GCash natin, tapos punta tayo sa help center. Pagka-click mo sa help center guys, may makikita ka dyang chat with Gigi, yun ang i-click mo. Tapos antayin mo lang na mag-message sa'yo si Gigi, tapos basahin mo lang at dyan sa message na yan, ilalagay mo lang yung phone registration. Tapos send mo lang. Tapos basahin mo lang yung mga messages ni Gigi hanggang sa mabasa mo yung I'm getting the prompt that you already have a registered phone. So yan ang i-click mo guys. Tapos just a heads up lang po pala na kailangan mo mag-picture ng valid ID mo at selfie. Kasi kailangan yung mamaya. But we'll just leave it for now guys. Kailangan muna natin tapusin ang process na to. Kailangan mo i-click yung no. Tapos antay mo reply ni Gigi, makikita mo dyang my registered phone got damaged, yan ang i-click mo. Tapos maghihingi si Gigi ng rason kung bakit ba ito'y ginagawa, parang ganyan, please describe your experience, ganun. Isusulat mo lang sa akin, sinulat ko lang dito na hindi ako makapag-access ng GCash account ko kasi nga nasira yung phone ko, so wala na akong way. I mean, wala na akong ibang way guys kung paano ko ma-access siya, kaya nag-ask ako ng help dito sa GCash with Gigi. So ang ginagawa ni Gigi, isesend sa akin yung form na fi-fill upan ko, tapos i-fill up mo lang yung name ng registered name mo sa GCash, yung registered mobile number mo, yung registered email mo din, at yung phone and brand ng phone mo na nasira. And then send mo lang, tapos click mo lang yung return to chat. And then this is the part guys na kailangan mong isi-send yung proof ng ID mo. Meron silang choices dito. Depende kung ano meron ka, but I choose humid case kasi yun yung meron ako. So isi-select file mo lang siya, tapos upload lang ng photo. Tapos antay lang ng kaunti. Pasensya ang kailangan dito guys. Lalo na kapag mahina yung net mo. Yun, so silik mo lang kung saan nakalagay yung photo mo sa akin is photo library. So ikiklik ko lang yun, tapos I choose the photo na kailangan kong sa-submit. So ayan, silik submit file. Tapos antayin mo lang siyang mag-load guys at matapos. Tapos click mo ulit yung return to chat guys para makachat mo ulit si Gigi. At hihingan ko ulit ni Gigi ng file dun sa proof ng selfie mo. As usual, kailangan mo lang mag-select file tapos photo library. Hanapin mo lang yung selfie mo, tapos isend mo, ang ganda ko dyan. Tapos submit file lang ulit, and then antay-antay lang na mag-load at mag-done. And then ganun ulit guys, click mo yung return to chat, tapos mag-chat kayo ulit ni Gigi. May i-message sa Gigi sa'yo, so kailangan mo lang basahin. Magbibigay si Gigi ng mga details dun sa ticket mo, and yung email address mo, i-confirm lang ni Gigi na antayin mo lang daw na mag-message or mag-update sila doon. So ayun guys, antayin lang natin ng ilang days. I'm not really sure kung ilang days siya ma-approve. Basta antayin lang natin yung email or message ng GCash. A few moments later. Yo guys, yun nga, maya-maya lamang nakareceive ako ng email. Actually, hindi ko siya agad-agad nakita kasi akala ko after 24 hours pa. Pero kapag nakasubmit na kayo guys ng email, i-check nyo lagi yung email nyo. Kung hindi nyo makita sa inbox, i-try nyo hanapin sa spam, sa trash, o kaya sa promotion. Ang sa akin guys, sa promotion ko siya nakita. Kapag may nakita kayong I can't log into my GCash app na subject, yun po yun. Ibig sabihin po nun, pwede na po kayong makapag-login or makapag-register po ng GCash account nyo po sa ibang phone. Actually, may text message na sa GCash ang mobile number nyo. Kaso lang po yung sa akin, hindi ko po siya na-insert agad sa ibang phone kaya wala akong na-receive. So I highly advise na dapat naka-insert din yung SIM card nyo para ma-receive nyo yung text ni GCash para hindi na kayo mag-antay ng mag-antay sa email. Sa akin kasi, umabot ako ng 2 days ng kakaantay eh. Yun pala, agad-agad nag-e-email sa akin sa GCash. Kaya lang tiningnan ko, hindi ko siya mahanap sa inbox guys. Kaya yun ang ginawa ko is nagsisearch ako ng GCash. Yun may lumabas na subject na I can't log in my GCash app. Dun pala sa promotion siya nakalagay. So I highly advise po na kapag ginagawa nyo po itong process na to, kailangan naka-insert po yung SIM card. So ngayon guys, itry natin i-open yung ating GCash account sa phone na to. Wala kayong ibang gawin kundi ilagin lang talaga as normal. Yung magre-request kayo ng OTP, tapos kapag na-receive nyo na, i-enter nyo lang siya, tapos yung PIN ng GCash account nyo. May makikita kayong yes, register this phone, i-click nyo lang po yun. Tapos ito na po, hihingan kayo ng selfie. Sundin nyo lang po yung kung ano po yung nire-request po ni GCash, yung blank your eyes, parang ganun. Tapos mapupunta po kayo dito sa go to dashboard. I-click nyo lang po yung go to dashboard na yun, tapos mapupunta na po kayo dun sa dashboard po ng GCash account nyo. Yun lang naman po, salamat po sa panonood. Sana nakatulong po itong tutorial ko po sa inyo. So now it's problem solved. God bless everyone. Thank you for watching.